Hello mga idol, so ngayong gabi, palit break show naman tayo. Ayan nga mga idol, magpapalit tayo ng break show. So yung kasing sa akin is talagang sagad na yung adjustment. Pud-pud na talaga siya. So bumili na ako ng bago Racing Boy na brake shoe for Honda Bitcarb, Summer, Bitcarb, BitFi, Click, pwede rin siya. So, nabili ko siya sa 10th Avenue, 350 pesos. Para ma-access natin ng mas madali yung brake shoe natin sa pagtanggal tsaka sa pagkabit, meron tayong mga tatanggalin. So, una na dyan is yung tambucho. Ayan. So, para ma-access at matanggal mo yung tambucho, kailangan mo tanggalin tong engine cover. May dalawang bolts doon na ng tambucho na nakakabit sa cylinder head. And then, meron pa siya dito na dalawang bolts din para mag-stay siya dun sa place niya at hindi umalog. At pag naalis natin yung buong tambucho, madali na nating ma-access yung lock nut dun sa ating gulong. Kung saan nakalagay yung papalitan natin na brake shoe mga paps. Ito yung pipe nung tambucho natin mga paps. So dito sa may bandang ilalim sa may cylinder head, meron yang dalawang lock nut na 10 mm. So alisin natin yun. Kapag natanggal nyo na yung mga bolts na kailangan tanggalin, pwede nyo nang hugutin yung mismo tambucho. So ayan na alis na natin yung tambucho mga sir. So madali na yung access natin dito sa gulong. Yung tatanggalin natin is itong lock nut na 24 mm. So medyo may pagkabilog na yun sa akin eh. Dati kasi nung hindi pa tayo marunong magkalikalikot ng motor eh,
nagpapagawa din tayo sa mekaniko. Minsan kasi yung mekaniko pabayarin, basta na lang alisin yung mga tornilyo. So sa tingin ko pa lang, medyo mahirapan ako sa pag-alis nito kasi medyo matagal na rin na hindi ko na papalitan yung brake shoe niya. Bago ko siya kalasin, inisprayan ko na siya ng WD-40 para medyo maalis yung mga konting rust part niya, tsaka yung ibang pwedeng makaapekto sa pagbubukas dun sa ating nut. Mula na natin siyang alisin mga paps, gagamit tayo ng 24mm na wrench. Pero kung may close wrench kayo, or mas maganda kung yun yung gagamitin nyo. Ayan mga paps, after 24 years, sa wakas lumuwag na. Ayan, naiikot ko na siya. Medyo matigas na siya. Sobrang luma na kasi ng nut na to eh. Di naman pwedeng basta-basta pwersahin kasi ayan o. Ang pangit na. Halos mabilog na siya. So, palitin na talaga. Mamalaga, naalis na natin. Tapos may washer siya doon. Pagsama-samahin niya lang ulit para hindi kayo malito. Para ibalik. Huwag niyo rin kakalimutan mga paps na paluwagin tong nut dito sa may brake arm. Sa case ko kasi medyo todo na talaga yung adjustment ko sa kanya kasi nga pudpud na, so mahirap tanggalin tong mismong mags kasi nakakapit na yung brake shoe mismo dito sa ating mags. So bago nyo alisin tong mags natin, paluwagin nyo muna to para mas madali nyo maalis tong mismong gulong. Pag napaluwagan nyo na yung brake arm, so madali nang alisin tong gulong. So ayan, naalis na natin. Ayan na mga paps yung ating lumang brake shoe. So palitin na talaga siya. Pudpud na, madumi na din yung loob. Kaya hindi na kumakagat yung preno ko. So sa pag-alis naman yan, madali lang. Kunin mo lang yung taas at baba. Maalis mo na. Ayan. Since may access na rin kayo dito sa loob ng ating brake drum, okay na din na linisin nyo siya. Bago nyo install yung bago nyong brake yung mga pop, syempre kung madumi na siya, lilinisin muna natin siya. Pati na rin yung sa may part ng gulong. Ayan. Kung makikita nyo, sobrang dumi na. Ngayon ko na lang ulit nabuksan itong sa may parting brake shoe dito mga paps. So linisin na natin. Ayan mga paps, medyo nalinis ko na siya. Hindi ko na siya totally talagang na general cleaning since ipapakita ko lang naman sa inyo yung way kung paano ikabit yung ating
bagong brake shoe. So, sa pagkakabit mga paps, itong side na to is dito sa may bilog. And then yung side na walang kahit anong butas is dito naman. Kasi kapag pumipreno yan, pumipreno tayo, yan yung nag gumagalaw para mag-expand yung ating ano, brake shoe. So, ikabit na natin. Sa pagkakabit naman mga paps, yan, iganyan nyo siya, and then ilapat nyo na yung taas na part dun sa paglalagyan niya, and then hilahin nyo na lang yung ilalim para mag-lock siya. Medyo bigyan nyo lang ng force kasi medyo matigas din yung spring. Ayan mga paps, ganun lang siya kadali ibalik. Install na natin, and as usual, kung paano nyo kinalas yung mga gulong tsaka tambucho, ganun nyo din siya ibabalik. Salamat sa patuloy nyo suporta mga idol sa aking channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. This is G-Rider, ride safe, and peace out!